Yo, what's up sa inyo lahat mga kabalita? WB Millet yun. Tayo muli nandito sa ating video reaction at sa ating news reaction na kung saan nandito tayo sa Pinas Viral News. Subscribe ka dyan mga kabalita. At ito na nga mga kabalita, kakapasok lang. Grabe to, wasak na wasak si Mar Rojas. Harapang nilusaw ni Press Marcos, dilawan iyak na. At yung play na natin, wala naman ito. Ito ang nakakagulat. Bumaba si Pangulong Bongbong Marcos bilang kalihim ng agrikultura at itinalaga ang negosyanteng si Francisco Chu Laurel Jr. na may-ari ng Gravel Group of Company bilang bagong hepe ng agriculture. Pero bago ang lahat mga kababayan, kung bago ka pa lamang sa channel namin ay huwag mong kalimutang mag-subscribe at pakiclick na din ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng mga bagong videos na upload namin. At yun na nga mga kababayan, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na panahon na para magtalaga ng isang bagong full-time agriculture chief na nagkakaunawa sa sektor. Nanumpa na si Laurel bago ang briefing ng Pangulo. Nakahanap kami ng isang tao na lubos na nakakaunawa sa mga problemang kinakaharap ng agrikultura. Ang dahilan ng timing ay ngayon ay tiwala tayo na mayroon tayong patas na pag-unawa sa kung ano ang dapat gawin. Ang bilyonaryong si Francisco Chu Laurel Jr. ay isang fishing tycoon na kilala bilang president ng Gravel Fishing Corporation na ayon sa ulat ng Square Philippines. Ang kumpanya ay nagmula sa isang kumpanya ng small trout fishing na nakabase sa Pilipinas na itinatag noong 1966 ng kanyang mga magulang na walang iba kundi sina Francis at Bella Chu Laurel. Tugon sa isa sa mga nangungunang kumpanya ng pangingisda sa malalim na dagat sa rehiyon ng Asia Pacific. Nagsimula ang korporasyon sa dalawang sasakyan, pangingisda sa paligid ng grupo ng Coyo Island at Northern Palawan. At mula noon ay lumaki ang bilang nito sa mahigit kumulang na 150. Noong 1972 ay kinilala itong bilang nangungunang supplier mula sa mga lokal na gumagawa ng mga dilatang tuna. Si Laurel ay nagtatrabaho sa pangingisda, pagproproseso ng pagkaing dagat at negosyo sa agrikultura sa loob ng 3 dekada sa ngayon. Kasama sa iba niyang pakikipagsapalaran ay ang magserbisyo sa industriya ng pagkain sa Vietnam, Indonesia, Singapore, China, Japan at South Africa. Bukod sa iba pang mga bansa, si Laurel ang naging kasama sa mga world tour, mga tournament at naging finalist sa Coral Triangle Initiative na pinangungunahan ng National Geographic Society. Matatandaan na maging matunog ang pangalan ni Mar Rojas na nooy maaring maging agriculture secretary. Makikita din na tinutulak ito ng mga loyalistang mga dilawan upang pumalit sa Pangulo kung sakaling umalis ito bilang kalihim ng DA. Dahil sa pag-upo ni Laurel bilang kalihim ng nasabing ahensya ay tila natudukan na ang mga isyu ng pagpasok ni Mar Rojas sa Marcos administration. Nang lumabas nga ang balitang ito ay umani agad ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. And the netizen posted, sana lang walang papaboran ang bagong DA secretary, hindi siya dapat makikinig sa mga bulong system. Desisyon niya dapat ang masusunod at dapat ang desisyon niya ay laging sa interes ng bansa. Patay na lalo ang ating mga farmers at fishermen sa newly appointed DA secretary. Isang billionaire oligarchat ang business sa fisheries at canned goods. Siguraduhin lang na makakarating ang tulong ng government hanggang sityo barangay ng Pinas. Pag yan ang nangyari, masaya na bilang anak farmer. End quote. Nakakalungkot itong mga balitang ganito. At kaagad-agad nasa isip ko, nasaan ang mga resibo? Bakit parang tumagal na ng tumagal? Wala pa rin nagsasalita. Yan nga ang tinatanong natin. Sa dami-dami palang pera at hindi nga natin alam kung nagagamit ba sang maayos. Kunyari, itong meron silang sinusuportahan ngayon ng mga anti-government groups, correct? Paano nasusuportahan yung mga grupo nila? Saan galing yung pera niyan? Pero anti-government sila, so ang sinusuportahan nila mga anti-government groups rin na kumakalaban sa ating mga sundalo, na kumakalaban sa ating AFP, PNP, DILG, na nangangailangan rin ng mga budget. So parang, paano yun? So, pera rin ng taong bayan ang pangsuporta sa mga anti-government groups? Tinatanong ko lang, naisip ko lang ito. Then, mataas lately ang rating, no, trust rating ni Senator Tulfo
isa sa hinahangaan natin lahat na senador. At isa, o kay masabi natin number one na inaantay nating magsalita tungkol nga dito sa extraordinary expenses, tungkol nga dito sa pagbukas ng libro. Yung mga ganun, maraming nag-aabang kung magsasalita ba si Senator Tulfo about this. We really look forward to somebody who can be brave, who can have the courage, who can be on the right track para mabago natin ang Pilipinas at masikaso natin itong 13 million poor Filipinos. Ano sa palagay ninyo? Nag-aantay pa rin kayo ng resibo? Bye-bye! Hello everyone, hi! Ito na yung result ng October 2023 performance ratings of top government officials. Nakita naman natin lahat, medyo bumaba nga ang ratings nila, pero ang may pinakamataas na pag-decrease ay kay VP Sara, and that's 12%. Yes. So dati 82% siya, ngayon 70% na ang trust ratings niya. But if you look at all, if you compare kay Senate President Meg Subiri, 58%, kay President Marcos, 65%, kay House Speaker Martin Romualde, 61%. Si VP Sara Duterte, kahit bumaba ng 12% ang kanyang trust ratings, siya pa rin ang may pinakamataas na trust ratings. Katakot-takot ang mga paninira sa kanya, correct? Katakot-takot talaga. Kahit na nga, sabi ng ilang sektor ni na makabayang black, wala silang proof, hala, sige pa rin, ingay pa rin ang ingay. Marami rin sumasakay, marami rin mga kanya-kanyang mga agenda. Yet, pinakamataas pa rin siya dito. Isn't that amazing? Hindi rin natin alam kung yan ba ay manatili or hindi. Titingnan natin. Let's be open to it. Pero as of now, ang masasabi natin, kahit na grabe ang paninira sa kanya, siya pa rin ang pinakamataas dito sa kanilang apat. Bye-bye everyone. Hello everyone! Hi! Ito na, more and more congressmen are talking about the leadership of House Speaker Martin Romualdez. Ito, nandito si Representative Peter Miguel, Representative Christian Onabia, Representative Ace Barbers, and Representative Bambi Emano. Ah, galing naman nila. Okay, so lahat ng sinasabi nila, talagang humahanga sila sa liderato ni House Speaker Martin Romualdez. Yan. Tanong natin ngayon. Di ba ang ginagamit na pera ni House Speaker Martin Romualdez ay pera ng taong bayan? At ang tinatanong ba ng taong bayan ay tungkol sa kanyang liderato o tungkol sa mga resibo ng liquidation? O kaya nga, itong mga concern sa MOOE, yan ang inaantay ng tao. So, kayo ba? Okay na ba kayo nitong mga sinasabi nitong mga honorable congressmen dito? O meron pa ba kayong inaantay? Tanong ko lang. Bye-bye. Hello everyone, from Manila Bulletin, it says here, ako, Bicol, party list. Representative Elizalde Co. has placed the spotlight on the unity and resiliency of Bicol's youth, the future of the region. Yes. So, party list rin pala to si Congressman Co. Wala tayong narinig sa kanya, no? Mula noong sinabi niyang fake news daw yung tungkol sa confidential fund at wala daw confidential fund ang mga kongresista. Pero ang tanong natin ngayon, bakit hindi pa siya nagsasalita tungkol sa mga resibo ng MOOE o tungkol sa liquidation o tungkol sa concurrent resolution number 10 o tungkol sa hamon ni former President Duterte tungkol sa pagbukas ng mga libro nila? Kailan kaya? Abangan na lang natin. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung meron kayong hinaing at komento kung sa video na ito, komento nyo na yan sa baba at babasahin ko yan mamaya. At kung nagustuhan nyo ang video na ito, ay huwag kalimutang i-click and like at i-share na din para mas marami pang makakaalam sa makabuluhang video ito. Yan nga mga kabalita natin, ilang patungkol ng mga pahayag at balita dyan na kung saan ito nga, yung tuluyang nga pagbitaw nga ni Pangulong Marcos nga. Dito nga sa Department of Agriculture nga mga kabalita natin na kung saan pinalitan siya ni Chu Laurel nga na ito nga ang itinalaga na bagong umupo dyan. No? Ito nga ang tinalagang bagong upo no ng ating Pangulong Marcos na itong si Chu Laurel nga mga kabalita natin. Na kung saan nga dyan mga kabalita natin tinalakay din yung tungkol nga no sa mga pondo nitong mga congressman na ito nga extraordinary expenses nga mga kabalita natin na talagang ito'y
talagang nais din na malinawan, no? Talagang nais din na maungkat kung saan napupunta rin siyempre yung budget na para rito, na talagang ay naigagastos din ng ating mga congressman, mga kabalita natin. Na kung saan ito nga ang tila nga ba ang isa sa mga ibinunyag o talagang ibinulgar din ng ating dating Pangulong Rodrigo Duterte, yung patungkol nga sa mga pondo nito nga kongreso nga na talagang inapakalaka rin, mga kabalita natin. At ito ang katanungan kung saan nga ba talaga ito napupunta o nagagamit o talagang yung liquidation ng hinahanap o yung talagang pinagkagastosan nitong mga congressman natin. At ito nga yung malaking hamon dyan, no, ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. At dito pa nga, mga kabalita natin, yung patungkol din sa mga rating ng ating matataas na opisyal ng ating bansa. Talagang dito ipinakita. At ito nga si Inday VP Sara nga ang talagang nangunguna pa rin, mga kabalita natin, sa mataas na rating. At talagang ipatuloy niya pa rin hawak ito habang yung iba na opisyal ng ating bansa ay tila nga ba bumaba at talagang nabawasan yung kanilang rating. Ukol nga siyempre sa kanilang mga performance nga. At dito ay talagang lumulutang pa rin ang pangalan ng ating Vice Presidente na si Inday VP Sara nga. At dito nga, mga kabalita natin, natalakay din na kung saan dito nga sa pagbitaw nga ni Pangulong Marcos sa Department of Agriculture nga ay tila nga ba lumabas dito yung pangalan nga ni Mar Rojas, na kung saan umano tila nga ba ito ang papalit o hahawak nga ng mga posisyon na pwede nga ibigay dito kay Mar Rojas. At ngayon nga, tila nga ba natuldukan nito sa pag-upo nga ni Chu Laurel nga. At ito yung tila nga ba haka-haka. At ito nga yung tila nga ba naging malinaw na basihan na hindi si Mar Rojas makakuha nga ng posisyon dito nga, no, sa gobyerno ni Pangulong Marcos nga. At talagang dito, no, makikita lang natin na dito nga si Mar Rojas talagang hindi nga mailuluklok sa mga pwesto o talagang wala yung kanyang pangalan, no, sa tila nga ba nagiging gabinete ng ating Pangulong Marcos, na taliwas nga sa mga usap-usapan at talagang ipipwesto daw umano ito at talagang ibabalik dito nga sa gobyerno. At yung iba pang mga patungkol, mga pahayag at balita dyan, at kayo lang bahala magkomento sa ibaba nang nais nyong ikomento patungkol dyan. At yun muli, syempre nagpapasalamat tayo sa patuloy nyo pagsubaybay at patuloy nyo pagsuporta at pagsusubscribe sa ating channel. At syempre nagpapasalamat tayo dito sa Pinas Viral News. Subscribe kayo dyan, mga kabalita. At yun, mga kabalita, ito muli ang inyong WB. Hanggang sa muli natin pagkikita, mga kabalita.